Karamihan sa atin siguro nangangarap magkaroon ng sariling negosyo. Pero paano ba talaga kasi ang pagninegosyo? Doc Freddy Acosta po, magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko kayo na isang mapagpalang araw. So sa araw na ito, mayroon akong tatlong advice para sa mga gustong magnegosyo. Siguro yung una, siguraduhin mo lang na napag-aralan mo yung market. Bilang isang entrepreneur, mayroon tayong magandang pangunawa kung ano ang nangyayari sa merkado. Dapat mayroon tayong na-identify na isang problema na kung saan hindi natutugunan ng mga existing na mga businesses. Okay? So, I'm sure na identify natin may opportunity talaga at saka yung viability ng negosyo. Okay? So, ang unang advice ko is kung nakakita ka na ng opportunity, magsimula tayo ng maliit. Okay? Start small. Okay? Start small. So that now, we fail small as well. Lagi natin tatandaan na 90 o 95% ng mga startup businesses ay talagang nag-fail. Okay? Mataas ang percentage ng failure rate ng startup businesses. In fact, sabihin na lang natin 90% ang nag-fail. Tapos, sa 10% na naiwan na yan, 50% pa dyan ang hindi nakaka-survive after the first year. So, mahalaga na we start small, okay? Try first the market, test the market, introduce your product, and then afterwards, you can upgrade, you can go large scale kung medyo successful yung initial stage, alright? So, start small so that we can, if we fail, we also fail small. So, kunwari meron kang 100,000, 10,000 lang ang umpisa, i-invest mo muna. So that pag nagkamali at nag-fail, at least meron ka pang 90,000. Umpisan mo ulit, di may 90,000 ka pa. 10,000 ulit for the next business startup. So ganun lang. Start small, fail small. Okay? Pangalawa, you think big. Okay? Although we start small, malaki yung ating pangarap. Okay? So in fact, yung mga billionaires noong 20th century. Paano ba sila nagsimula? Karamihan ng mga billionaires ay nasa IT. Saan ba sila nagsimula? Sa garahe o kaya sa dormitory, sa kanilang, you know, sa kanilang bedroom, and so on and so forth. Ganun lang naman sila nagsimula eh. But they dream big. Okay? They dream big. Ang laki ng kanilang pangarap na kung saan yung kanilang innovation, yung kanilang idea, it has really influenced the world. It has impacted the world. Okay? So, ganon. So, start small and then dream big. Ang pangatlo na pwede kong i-advise sa mga nangangarap na magtayo ng negosyo is move fast. Okay? Alam naman natin ngayon na sa nangyayari sa ating kapaligiran, change has stopped happening gradually. Okay? Or incrementally. Anong ibig sabihin yan? Yung change na nakikita natin, hindi na dahan-dahan. Okay? Hindi na yung pakunti-kunti. Ang change na nakikita natin ngayon is exponential. Anong ibig sabihin yan? Na napakabilis ng pagbabago sa ating society ngayon. Lalo na pagdating sa innovation. Okay? Mayroon kasi tayong tinatawag na combinatorial innovation. You know, kinukombine ng mga tao, isang innovation at isa pang innovation, pagsamahin lang nila yan, magkakaroon na sila ng panibagong innovation. So, in fact, we have now a shorter product life cycle. Okay? So, mas maiksi na yung buhay ng mga produkto ngayon. So, dapat we have to move fast para hindi tayo maunahan ng panahon, hindi tayo malagpasan ng pagkakataon. Okay? So, three suggestions, three advice para sa mga would-be entrepreneurs, yung magusto magnegosyo. Okay? Things start small so that we fail small.
And then we have to think big. Okay? Think big. Dapat yung ating projection, yung ating pangarap ay malaki. Libre naman mangarap. Okay? Libre mangarap. And then ang pangatlo is you have to move fast. We have to move fast kasi mabilis ang rate of change na nangyayari sa panahon natin ngayon. So, isipin mo lang parate na baka hindi lang ikaw, okay, ang nakakaisip ng opportunity na yan. So, kung nagdadahan-dahan ka lang, baka mamalipasan ka ng panahon. Okay? So, that's it. That's the advice that I can give for those who would like to start a business. So, God bless everyone and all the best sa inyong mga entrepreneurial activities. Tumsifu Yose Kristo, milele na milele amina. Ang ibig sabihin po niyan, Swahili po yan. Ang ibig sabihin niyan, may Christ be praised forever and ever. Amen. Bye everyone.